At kaugnay din naman po ng posibleng epekto sa tao nito pinag-uusapan nating bird flu, narito po sa studio si Health Secretary Paulyn Ubial. Secretary Ubial, magandang umaga. Welcome po sa unang balita. Magandang umaga sa inyo. Ma'am, ito ho pinag-uusapan natin, ano yung bird to human transmission nitong bird flu. Is it possible at all? Yung pag-transmit ng bird flu from the bird to humans is a very rare event. But it does happen. It does happen. Okay. Ang recorded lang po dito sa Southeast Asia, 3 beses lang po nangyari yan. Mm. And ang usually affected ay yung humahawak sa live birds and chicken. Mm-hmm. So ito ho, nakita natin yung mga report ng mga kapuso natin, ano, hindi binibili yung mga manok sa palengke. May point po ba para matakot yung mga kababayan natin na huwag muna tayong kumain ng manok? Hindi po dapat ikatakot yung mga meat and poultry products kasi hindi po yon ang pinagagalingan ng bird flu or virus. Kung patay na yung hayop, patay na rin po yung virus. And ang usually na-expose sa virus ng bird flu ay yung handlers, yung sa farm, and yung kumakatay ng manok. Pero once malinis na yung manok at ito po ay na-ship na at dumating sa bahay natin, wala na pong virus yan. And ang advice lang po namin sa public is lutuin mabuti. Mm-hmm. Para nang sa gayon, lahat ng traces ng viruses ay talagang mamatay sa meat and poultry products. Yung sa egg naman po, ay sa shell ng egg, usually nagkakaroon ng virus. And sa farm, hinuhugasan po lahat ng itlog. Paglabas niyan, safe na po yan. Wala ng virus. So, okay. Yung sa slaughter po, yung mga kakatay na something like 200,000 na manok, ito ho ba anong gagawin dito dapat? Ililibing? Paano pong gagawin dito? According to the principles of bird flu containment, ito po ay kailangan patayin, euthanasia, no? And then, nag-spray sila ng disinfecting solution para mamatay yung virus before ililibing po ng between 1 meter to 1.5 meters below the ground para hindi mahukay ng mga hayop. So, pwede pa hong kainin, ha? I mean, yung halimbawa, yung mga nasa palengke ngayon, fit for human consumption po yan. Kahit halimbawa, na-infect man siya? Hindi alam? Yes, ba? Usually, hindi na infected yan. Pero kung sakasakaling may nakalusot na nabenta sa palengke, wala pong fear yung meat. Kasi wala pong virus yon. Live chicken ang nakaka-transmit ng virus. Okay. Paano ho kaya makakasiguro na safe ang ating mga bibiling poultry products? May mga palatandaan po ba na pwedeng matukoy kung alin yung mga nahawaan itong virus na ito? Wala po tayong palatandaan pero ina-assure po namin yung publiko na on top na ang Department of Agriculture, naka-quarantine na po yung mga farms that are affected in San Luis, Pampanga. Wala na pong linalabas na mga poultry products from these farms until after all are culled and na-bury na po lahat ng stocks from those farms. Check yung mga halimbawa ho, itlog, balot, isaw at iba pang iniiho ng parte ng manok, apektado rin po kayo ito? Wala rin po? Walang virus doon sa itlog or other parts of the chicken and the fowl, yung mga itik, mga quail. Wala pong kailangan ikabahala yung ating mga kababayan. Ito po kasi ay malinis na and usually hindi po nabubuhay yung virus sa dead meat. Alam niyo naman tayo, ma'am, walang tapon sa manok, di ba? Sek Ubial, magandang umaga po. Si Rhea, yes, po ito. Rhea. Na-mention nyo kasi ang medyo delikado o prone na mahawaan, syempre, yung mga handlers sa mga slaughterhouses. Ano ho? Pagka nahawa po ba, ano po bang nangyayari dun sa tao? At pwede bang makahawa din siya sa ibang tao? Yung paghawa ng isang tao,
sa ibang tao, hindi pa ho na-document yun. Okay. Mm-hmm. Yung from the chicken or the fowl to the human person, very rare po. Mga tatlo pa lang po dito sa Southeast Asia. Pero in all the three cases, fatal po yung nangyari. Mm-hmm. So, I guess dapat yung mga employers ng mga tao din na, na yon, kailangan medyo bantayan din nila, no? I-quarantine din nila yung lugar talaga para yes. ma-address yung problema. And advice po natin, even before, talagang dapat may PPE yung ating mga farm handlers and yung kumakatay ng manok, naka-gloves, naka-mask, and kung pwede, naka-apron, ano? After they handle the live fowl, dapat i-dispose nila lahat ng PPE na to. Alright. Ano po ba yung, ano niyan, ma'am? Yung sintomas, sakali, flu-like symptoms din po ba? Yes, it's usually flu-like symptoms, lagnat, trangkaso, sumasakit yung mga kasukasuan, nanghihina yung tao. Pwedeng may ubot sipon, pwedeng may diarrhea. Pero ang bird flu, sa natala natin, mas malala ang nararamdaman ng tao. Mm-hmm. So ito po ay pinakalat na natin, heightened surveillance alert na po tayo around the San Luis area, and nagzi-zero reporting po yung mga hospitals. Mm-hmm. Ibig sabihin, lahat ng detected influenza cases ay kailangan i-report nila, and then sinasampling po ng Department of Health. Mm-hmm. Panghuli po, Secretary, ano po yung may papayo ninyo sa mga poultry farmers o kahit po sa aming mga taga-media na magko-cover nito mga poultry farms? Yung pong pinapayo natin sa mga may-ari ng poultry, talagang paigtingin po natin yung ating hygiene sa loob ng ating mga farms, and yung protective personal equipment, kailangan po yan i-practice ng lahat ng farm handlers, because we can never tell kung kailan nakapasok mm-hmm. yung bird flu sa ating mga local fowl. Okay. Secretary, maraming salamat po. Thank you. Good morning. Health Secretary Paulyn Ubial ng Department of Health.